Ayan, thank you sa ano, parang awkward. Ano? Kayo ni. Yung mag-asawa. Huwag na pala mag-thank you. Sige, mag-first question na tayo agad. Yan, first question. How was your first encounter or encounters yan, with God? Tsaka, how would you describe God during those times? Daming question. Encounters. Encounter na lang muna. For me, yung time na nag-start na ako, umaten sa, dito sa GCM, Maine, way back 2013. Mm-hmm. Ang naalala ko ng picture, yung vividly, yung theme pulpit that time was Encounter with God. So, I think by Max Lucado ata yun. And yun yung nagpatunay sa akin na ano talaga, na andun yung nagiging natural sa akin to come to church every Sunday to learn, syempre yung kanyang word, to attend itong worship service. And ang una ko talaga nakilala that time si ano, si Pastor Nelson Trajeco. So every time pag nagkikita nga kami, yun yung nire-remind niyo sa akin na doon talaga ako nagdire-diretso na ma-encounter si God through that ano topic, encounter with God. Then how would you describe God during those times? For me, very ano, very personal, na talagang gusto ko siyang makilala. Na before, parang wala lang naman talaga sa akin. Alam ko, nandyan siya. Alam ko merong Diyos. Pero yung gusto mo siya talagang makilala, yun yung naranasan ko during those times. And andun din talaga yung sinasabi niyang uhaw para makilala siya nung time na yan. After your encounter with God, paano mo nasabi na talagang follower ka na ni Jesus Christ? For me, when God allowed me to be introduced kay ano, sa aking mentor, kay Kuya Ninong Rodney. Through him, through a small group, and together with Moses, with Juan, with kay Ponce, kay Kenneth, dun ko talaga nakilala na I am really walking with God. Kasi andun naman kasi yung typical na stigma na pagka di ka talaga, hindi mo pa siya ganun nakikilala, boring mag-aral ng kanyang salita. Ano lang talaga siya, parang another textbook to study. Mm-hmm. Pero when I met kay Rodney and the rest of the gang, and sila Moses, sila Juan, doon ko nakita na andun yung natural interest to really dig deep to His Word. Yun yung term is yung hindi siya nakakapagod. Kumbaga sa apoy, hindi mo siya kayang mawala yung ano niya, yung liyab niya. Hindi mo siya kayang patayin yung liyab niya. Lagi kang on fire to learn His Word. What was your first ministry sa church? First ministry, praise and worship. Praise and worship talaga. So, damit ko noon si Will Louis. I was introduced with Will Louis. Cool. And then, hindi yung time na nakita kita. First time. So, syempre, dito muna ako, tingin-tingin dito sa observe during at worship service. Parang gusto ko din that time mag-serve kay God through music. Pero nung napadpad ako dito sa kabila, ayun, Sunday school. Nakita ko rin naman mayroong praise and worship. Mm-hmm. Pero alongside, syempre, doon din kita na first time na nakita. Mm-hmm. Na kumakanta. During junior worship. During junior worship. I think tapos na ata yung junior worship. What instance led you to go deeper in faith? Yung desire mo rin talaga na to see how true God is,
And that, ano, alongside na doon yung gusto mong makita talaga ano ba ibig sabihin ng mga promises niya. And for example, that God is light. Paano mo siya makikita na siya ay ilaw kung hindi mo talaga mararanasan yung kung sino ba talaga siya sa sinasabi niyang katangian niya, kanyang character. And true enough, I am continually experiencing God. And through that, doon talaga ako very firm to really dig deep sa aking faith or with God. Yeah. So, ayun po, parang konting background lang din po sa mga nanonood. So, kami po ay husband and wife. Yeah. So, fast forward na po tayo. Fast forward po tayo sa mga events noong around 2021, 2022. Yeah. So, nung time na nagkaroon ka ng first and second operation, major operations mo. During that time, how did you encounter God? That time, yun kasi yung pinaka, I could say, dark times natin. Mm. Yes, 2021, pandemic. Mm. Yun yung time na mabutok sa point na because of some part of my life yan nangyari and I had to deal with that. So yun nga, again, it was a dark time sa akin ng time na yon. And true enough, parang nagano siya, ginamit ng God yung karusugan ko to really kasi ano eh, that time then mapot din ako sa point na I question God. I question God. Yung kanyang for who He is, if He is really true. Mabutok sa ganong point. Na totoo ba tong pananampalataya? Baka kasi mabot din ako sa yung sinasabi nga sa New Testament na kung hindi totoo ang faith, then we are most to be pitied for. So, baka I am the most pitiful person kasi baka nga hindi totoo si God. Itong times that I've been serving Him or being with GCM for quite some time now. And then through that, yun sa kalusugan ko, definitely ginamit niya ni God as parang a tap on the back na totoo siya, buhay siya. And I just have to, parang ano, I have to zoom out lang. Na, Neil, huwag ka masyadong malunod sa kinaharap mong problema. Na nandito ako, buhay ako. And yung picture lang sa akin is really yung kay Peter during those storms. Naglalayag sila sa Sea of Galilee, gabi, lakas ng alon, ulan, wabagyo, and afar they saw Jesus walking on water. So I saw myself that time, parang ako si Peter. So parang I'm not sure kung I could trust him to step out of the boat. Pero definitely, yung puro procedure na puro sakit na kasi, ayun, for your information, kasi yung gap nung sakit ko, talagang months lang. Six months to be precise. And, di ba parang, sunod-sunod naman yung sakit. Hmm. And so, before that, namatay pa si mama pa. So, a month after namatay si Mama, mm-hmm. nasa hospital na naman hospital. Tayo. Sunod-sunod yun na hospital. Oo. So, yun nga. Umabot ako sa point na I'm asking God kung totoo ba siya.
I am, ang alam ko, I'm ano eh, parang intentionally pa nga, na hindi siya totoo, bahala na. Anong ganun. And then, through those times na, yun nga, nasa hospital din ako, then ginamit din talaga ng God for me to just talk to Him without any distraction. Empty room, or pagtulog ka, or pagwala ka, to really talk to Him. And definitely, I was rebuked. Alam kong totoo siya. Nataon lang na I'm not coming to Him. And when I, as if I've been found again, parang nanumbalik yung joy of my salvation. How did God turn that around, yung situation? When I started, yung doing the basic thing, prayer and reading of His Word, yung spiritual disciplines, when I am really talking to Him, as in personal lang talaga, very open, kasi malino naman sa akin, even nga yung, gaya ng sabi ni David, even ang kanyang, hindi lang yung desire niya, even ang kanyang sigh, yung mga buktong hininga ay alam ng Diyos. So alam ko yun, malinaw sa akin na wala akong maitatago sa Kanya. Alam niya lahat ng aking reklamo, lahat ng aking mga rants, lahat ng init ng ulo ko during those times. And one thing for certain, ang pagkakaalam ko na lang is yung kapayapaan na di malirip, yun yung binigay niya sa akin dito. Na all is well, all will be well. Just come to me. And ako na ang bahala. Kasi naisip ko rin nga pala that time dahil nga and for whatever reason na may nangyari sa akin before, plus syempre ando rin yung time na parang may quarter life crisis din. So sabay-sabay talaga siya. And then even questioning nga yung, sorry guys ha, 7 a.m. Even kina-question ko yung ano, yung, alam mo, yung bond natin as a family, parang di nyo ba nakikita na parang gusto ko sanang lumapit sa inyo, kamustahin nyo ako, na di ba evident na may pinagdadaanan ako. Parang wala akong nakitang ni isa talaga. May naman lapit pero never intentionally talk to me. Ano ba talaga yung pinagdadaanan? And to be honest, naging daan talaga yun ng pagka-question ko kay God. And that led to depression. Sumabay pa yung kay mama, pagkawala niya, and then yung operations. Siguro, ano na rin, parang to share na lang din yun, sa akin naman. Parang during the time nga, yung unang operation mo, I can still remember na mag-isa ako sa hospital room. Like, that was the first time kasi na wala akong mapagsabihan. At natatakot ako, syempre. First time na wala akong matawagan dahil wala na nga si mama. So, umiyak lang talaga ako. That was the first time na I felt so helpless. Pero inside that hospital room, I praise God kasi siya yung naging comforter ko. Kahit na nung time pala na yun, natutulog ka lang. Hindi ka naman nahihirapan. I praise God na hindi ka naman nahirapan during your first operation. Kaya nung second operation mo, sabi ko nga nun, kila Ninang Jel, kila Ninang Nels, na nasanay na lang ako. Na parang
kung ano na lang yung ibigay ng Panginoon, handa na lang ako. Handa na. Especially yung second operation mo na talagang nag-agaw buhay ka na. Natatakot ako. Pero during that time, talagang pinalakso ng Panginoon yung loob ko na dun sa tatlong major events sa buhay ko na nangyari ng months apart lang, masasabi ko na talagang pinalakas ng Panginoon yung pananampalataya. Ngayon, nagpapasalamat pa rin ako kahit na dinala niyo tayo sa ganun. Nagpapasalamat ako for the trials. Hindi siya naging madali. Sobrang hirap. Pero the Lord strengthened my faith, strengthened our faith, and strengthened our bond as husband and wife. So, I'm utterly grateful sa Panginoon na pinagdaanan natin yun. Yan. So dahil kasama ka sa 40 God Stories, yan. Kasama ka rin sa 40 ambassadors ng Each One, Bring One. So can you encourage our members, our viewers to bring one para sa ating before our anniversary? May you see as you as you continually see God's faithfulness sa inyong buhay, sana maranasan niyo yung or magkaroon kayo ng question sa isipan ninyo. What if yung nararanasan yung joy, yung kabaitan ng Panginoon sa inyong buhay ay maranasan din kaya ng kapatid ko, ng pamilya ko, ng magulang ko, o ng iba ng mga kaibigan ko. And sana makita niyo yung joy, yung faithfulness na yun ay hindi yun makikita o mararanasan sa iba. So for me, you go forth and bring kahit isa lang. And we leave it to God on how God will deal with that person, with your friend, with your family na i-invite ninyo. I assure you, yung bunga nun ay walang katumbas. Hindi siya mapapalitan ng kung anumang bagay. Okay. Thank you. Magkakapambata. Ha?